Masarap na chicken pastil na version ko, Char. Marami na kasi akong napanood na iba't ibang paraan ng pagluluto ng chicken pastil. At lahat ng yon ay mukhang masasarap talaga. At dahil natatakam talaga ako, naisipan kong magluto ng naaayon sa kakayahan ko. Kakailanganin natin dito ng 1 kilo ng chicken breast, 2 sibuyas, hiwain lang natin ito ng maliliit, small size ng luya, hiwain natin ito ng maninipis at pahaba. Gagamit din tayo dito ng 1 buo ng bawang. Balatan lang natin ito at hiwain din natin ng maliliit. Masarap kasi to pagka maraming bawang ang ilalagay. Yung manok pala na gagamitin natin dito ay pinakuluan ko na kanina at hinimay-himay ko na ng maliliit at maninipis. Sa 1 kawali, magpainit tayo ng 2 tablespoon ng mantika. Igigisa natin ang ating bawang, sibuyas at ang luya. Lutuin lang natin ito hanggang sa lumabas yung pinaka-aroma ng ating ginigisa. Isunod naman na nating ilagay yung ating hinimay-himay kaninang manok. Sa pagluluto nitong chicken pastil, dapat mahaba ang pasensya mo kasi sa paghihimay-himay pa lang ng manok, medyo matrabaho na. Pero once na maluto na ito, masasabi mo na worth it talaga yung mga ginawa mo. Prituhin lang muna natin ito hanggang sa mag-brown ng bahagya. Yung iba pala na nagluluto nito ay mas maninipis pa dyan yung kanilang paghihimay sa manok. Yung sa akin kasi medyo malalaki pa ng konti. Once na ganito na ang itsura, ay maglalagay naman na tayo ng mga pampalasa. 1/4 cup soy sauce, 1 sachet ng oyster sauce, konting seasoning, pepper, at paprika. Haluin lang natin ito ng mabuti at maglalagay din ako dito ng 1 tablespoon ng sugar. Dito ko naman na ilalagay yung 1/2 cup ng mantika. Haluin natin ito hanggang sa maprito pa siya. Ang gusto ko kasing luto dito yung may pagkatustado ng konti. Ganitong pagkakaluto yung gusto ko, yung medyo crunchy. Sobrang bango nito at tinikman ko siya, sobrang sarap. At higit sa lahat, hindi siya mamantika at papartneran ko pala ito ng sinangag na kanin. Dun sa kawali na pinaglutuan ko kanina ng pastil ay dun ko na rin lulutuin yung aking sinangag. Haluin lang natin ito at timplahan ng paminta at asin. Kanina pala dun sa pagluluto ko ng chicken pastil, naglagay din pala ako doon ng 2 tablespoon ng suka. Hindi ko na lang na-videohan kanina, sorry. Naglagay din ako dito sa aking sinangag ng fried garlic. Magpiprito rin pala ako ng 1 piraso ng itlog para pamaris ko dito sa aking chicken pastil. Medyo mahaba yung proseso ng paghahanda nito at gutom na ako. Sa 1 plate, ilagay na natin ang ating fried rice at yung ating piniritong 1 itlog. At syempre, ang pinakabida sa ating mga niluto, ang chicken pastil. Ang ganda ng pagkakaluto ko dito kasi may pagka-crunchy talaga siya. Kung hindi nyo pala gusto yung gantong pagkakaluto na may pagka-crunchy, pagkalagay ng mantika ay huwag nyo nang patagalin ang pagkakaluto. Ang kalalabasan nito ay may pagkamalambot siya, pero ang lasa niya ay hindi magbabago. Siguradong masarap pa rin. At syempre, ang pinakahihintay ko sa lahat, ang kainan time. Grabe, ang sarap pala talaga nito. Nagsisisi ako bakit ngayon ko lang siya niluto. Yung ganitong klaseng ulam, napakatipid. Kahit konti lang ang ihalo mo sa kanin, napakamalasa na niya. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.